ito yung tinatawag na Suzuki Avenis. For its specs, ito yung mga basic specs, yung pinaka ano talaga. So, tapos parang dinesign siya for those persons na under ng ano or may disability sila. Ito yung concept na nakakatawa. At wala naman mga chopper, mga okay, magandang araw sa inyo mga riders. Andito tayo ngayon sa may Pasay City, particularly sa may SMX Convention Center, para bisitahin itong Makina Motor Show 2022. So ngayon, nandirito kami, katatapos lang namin mag-register, nagbayad kami ng 100 kasi kasama yung kapatid kong si Rusty. So meron kami si kaming pupuntahan mamaya, so nag-drop by muna kami dito sa SMX para tingnan kung ano yung mga meron dito. So meron na kaming access. Then pinakauna, pagkapasok namin dito, ito agad yung bumungad sa akin. Ito yung pinakahinahanap ko talaga dito. Target ko talaga makita dito. Ito yung latest na release ng Suzuki Motorcycle Philippines. Ito yung tinatawag na Suzuki Avenis. For its specs, ito yung mga basic specs na makikita nyo dyan. And price is 77,900 pesos. Ito yung introductory price niya. Ayan. So, ito yung mga available colors na meron dito sa atin. Currently, meron tayong kulay pearl white, meron black and matte black. And also, meron tayong kulay red dito. Ito yung pinaka, ano talaga. So, sakin, pwede naman natin sakin ito mamaya. So, mamaya, tingnan natin yung mga features. And dito sa side, available din dito yung mga katana. Saka ito yung pinaka bago, yung GSX S. GT. Ayan, ito naman yung V-Strom sa may dulo. Ayan. So, ito yung Suzuki Avenis. Makikita ninyo sa personal. Almost same sila nung Burpman. Pero in terms of sa fairing sa harap, medyo mas manipisyo. Oh, yung ganda. Laki ng compartment niya, no? Parang yung compartment niya. Parang ano, sa address natin, pero mas malaki ito. Hindi ko lang sure kung ito. Venice na ito. Ayan. Pero in fairness, ang ganda ng ano niya, ng leather, ng ano niya, ng seat niya. Two-tone yung seat niya. Meron dito sa may gilid. In contrast dito sa black, meron siyang gray na touch. So for the ignition, typical na ignition lang siya. Tapos meron siyang automatic shut. Pag-press mo to. Then other than that, compartment. Tapos ito, meron siyang USB type na charging. Okay. Ayan. So, ganda. Titingnan ninyo. Tapos, gas tank ito. Ito yung gas tank niya. Ay, cup. Ang unique ah. So kung mapapansin ninyo, isang unique feature na nandito yung cup ng gas tank. Ayan, so yung suspension niya, I guess pareho to nung ano eh, nung Bergman. Right, so ito pa yung mga models ng Suzuki. So kung available kayo right now, pwede na kayo pumunta dito sa SMX Convention Center para silipin dito mga latest models. Alright, so nandito kami ngayon sa alley kung saan dinisplay yung mga show bikes. Ayan, iba't ibang concept. Ito, isa na sa nakakatawa. Baja R ito, kung di ako nagkakamali. Tapos parang dinesign siya for those persons na under ng ano,
or may disability sila. So ito yung isa sa concept na nakakatuwa. Ito naman mga chopper, mga scrambler build. Ito isa sa nakakatuwa rin, ang ganda rin ng concept nito. Ano to, Honda? C70, kung di ako nagkakamali. Or, I'm not sure. Ito po, sobrang classic din ito. So ngayon, hinahanap ko yung boot nila 1G or nila Motodeck para makapag-take ng selfies or ano man lang, ma-interview natin sila. So hindi ko makita kung nasaan, pero since nandirito na tayo sa dulo, may hahanapin akong isa, yung empty helmet na pinakabagong release nila, which is yung KRE Plus at saka yung Thunder 4SB. Ayan, eto. So ito yung pinaka-latest release ng MT Helmet, which is yung MT KR Plus, carbon siya. Then yung Thunder 4SB, andoron din siya. Ayan, so ito yung mga latest models nila. Alright, so tignan natin. Replica pa lang yan, sir. Ano po? Replica pa lang. Oh, replica pa lang daw po to, as per advice ni ma'am. Pero overall, same. Ma'am, mga most likely, mga magkano po yung SRP na ito? Wala pa po siya exact amount, sir. Bali, 15,000 to 18,000 po yung price range niya. By September pa po yung release niya. Okay, so most likely itong carbon na release ng MP Helmet is 15,000 to 18,000 yung price. Kapag nag-launch na siya sa September. Alright. Pero solid yung build. Yung MT Helmet ko actually 4 years na until now. Solid pa rin yung padding. Never nagsag. Ganda. Ito sir, replica ni ng ginamit ni Pedro Acosta. Pedro Acosta sa GP. Ganda. Thunder 4 po ba ito? Hindi po. Credin po. Credin po siya. Pero hindi siya carbon. Carbon din yan. Sir. Carbon din siya. Yung design, yun ang... Yung design lang po yung parang yung display, sir. Pero okay. Hindi pa po yan yung mismo Pedro Acosta yun. Wow, nice. Pero pwede naman po itong i-fit. I-fit or yes, testing. Sige. Pwede naman. Baka matay. Baka matay. Kung magalit. Saan naman yung sa and for safety. Oh, fuck. Ganda ng fit. Large po ito. Double shot. Ganda ng fit. Parang yung helmet kong large. Sobrang snug. Ito namang carbonate, try natin yung KRE Plus na. Isa na mga katoy. Meron ko pa medium nito. Ayan. So ang ganda ng fit niya sa ulo, hindi... XL pa to ah. So take note kasi ang commonly na in-order ko sa game is yung... Ganda. Wala pa po. At kami pa lang sa May September. Wala pa po exact amount, pero price range yung 15,000 to 18,000, sir. Pero if you want, sir, pwede na mag-pre-order. Sign up lang po kayo dun sa May QR. Tapos by September, sir, pag lumating po, inform po kayo sa solid yung build. Ganda. KRE Plus. So ito naman yung mga designs nila ng Thunder po ito, no? Thunder 4. Ang price range naman, madam? Ang price range po is 7 to 8. 7 to 8. Ganda. Ito yung mga nila, yung Revenge series nila. Ito, meron din namang all black. Wow. Sanay na ako dun sa Apple. Alright, so tara. Ikot pa tayo dito. Ma'am, thank you po. Ayan. So sobrang...
sobrang daming, parang ano eh, sobrang mabubusog yung mata niya pag pumunta kayo dito. Nakakatuwa na naka-attend tayo dito. So, nag-drop by kami doon sa may booth ng MP Helmet ng Spy saka Spider. Ngayon, naghahanap pa kami ng pwedeng mga masilip ng mga boot. So, hinahanap ko yung boot nila, 1G. Try natin kung nasan sila. Pasto Kawasaki. Okay, so nandito. Ito ba, medyo backstage nito eh. Pasto. Ah, ito, Fecon Motorcycles. Ayan, ito isa sa mga bagong brands na na-release dito sa Pinas. So, ibigay sa mga. Great. So, ito, dito tayo sa booth ng Fecon Motorcycles. Yung kanilang big bikes. Wow, ang ganda ng kulay na ito. Sabang tingkat. So dito naman sa side na to, ito yung mga adventure inspired nilang mga bikes. So ayan, GSADV, yun natin pangalan. Ito naman medyo retro classic. Wow, nice. Dito rin. Ayan, so andito tayo, papunta tayo sa may side ng Kobe. So ayan, so yung Kobe yung nagbigay ng mga ano sa atin, ng mga discount previous. Ayan, so ito yung mga available nilang products na 4x1 take 1. Bibili ka to? Bibili ka? Bibili ka? Nangano lang. Alright, so nandito kami ngayon sa may side ng Motology, yung ini-endorse ni Lady Vlogger, Jet Li. Ayan. Kaso wala ata siya ngayon, so baka mamaya pa siya. Or hindi natin siya. Pero ito yung mga merch niya. Available yung t-shirt ng Motology, yung t-shirt ni Lodi Kicks. Ayan, nandiyo dyan. Kaso wala lang siya. Try, ito tayo. So, yung big bike niya ata nandito daw. Ay, ito, naka-display pala yung big bike. Ayan. Wow, nice. So, ito, nandito kami sa may booth ngayon ng HJC Helmet Philippines. So, ito yung mga Arco series nila. Ang dami nilang naka-display dito na helmets. Ayan, pang off-road, in-face mode na full-face. Ayan. So, ito yung mga. Wow! Grabe, ang dami nilang options para sa model and dito. Ang dami nilang stock dyan. Medyo hanap pa tayo. Ikot-ikot tayo. Tara. Gilly. Alright, so nandirito kami ngayon sa may booth ng Honda Motorcycle Philippines. And nandirito sa likodan ko yung pinaka-latest model nila ng Honda Click, which is yung 160cc version nila. Ayan. So yung available colors na meron, ang nakita dito is yung red, yung matte white, and yung matte na black. Ayan. So kung makikita nyo, no, medyo mas may kalaparan na yung gulong nito sa likod. So ang size na nito is 120x70. Ayan. Tapos for the compartment, wala siyang compartment.
pinupush siya. For the seat compartment naman, ang laki. I guess kasha dito isang full face na helmet. And dito yung reserve ng kanyang kulan. Wow, nice. And for the front view, ayan, yung size naman ng gulong nito sa harapan is 100 by 80. So yung former 150cc na Honda Click, yung 100 by 80 is yun yung size ng likod niya. Tapos yung design ng mugs niya, iba na rin, parang pang PCX na to. Headlight. Nandito tayo naman ngayon sa may booth ng One Garage. Ayan, si Trupa, yun o. Okay, mayroon sila dito mga merch na available. So yung balaklava, yung camouflage na dry fit. So naka-display din dito yung mga part ng build series nila. Ayan, so ito yung mga bikes na pasok sa build series or yung binuild ng Team One Garage. Ito yung pinakalitas nilang ginawa, which is yung Honda Beat. Ayan, so nandito din yung Sniper na One Garage po, sa paganda. So ayan, angas. Ayan, picture muna ako. So ayun no, wala lang currently si Trupa dito sa kanyang boot kasi nga hindi pa siya nakakawi or paupawi pa na siya galing sa 14 day ride nila doon sa Himalayas. But then again, nandito naman yung mga ano niya, mga kaibigan niya, mga tropa niya. Sila yung nag-assess dito sa harap nila or nasa booth din nila yung DeFi Customs. So ando ron, binigyan kami ng vouchers, ng discount voucher up until September 30. Pwede ka magpa-powder coat sa kanila and bibigyan kanila ng discount. Ayan. Joke, dumaan. Ay, tanong niya. Right. Ito yung mga merch nila available. So dito muna kami, mapapahinga muna kami konti tapos tingnan namin kung ano yung mga pwede pang gawin. Pero most likely lang naman ang paalam ko kasi mga hanggang alas 2 alas 3 uwi na rin. Alright. Pinalad na manalo ng Enmax. Pero okay lang na nakakatawa kasi may nanalo. Nasa probinsya pa siya, taga Sarangani yung nanalo. Pero bale, ang gagawin namin ngayon, uwi na kami. Pupunta na kami dun sa may Sumisyo, sa may Pasig para tumingin ng unit kasi yun talaga yung goal nito. Yung kapatid ko, kaya sumama siya. Ha? Close na? Close? Bakit? Ah, naku, mukhang sarado yung... Sarado pa pag Sunday? Tignan mo ngayon, ano? Sa Facebook, sa website nila. Naku, mukhang sarado. Mukhang uuwi na kami ata ngayon.